Welcome back to my channel. Welcome to another episode of EDT Talks. Our topic in this particular video is pertaining to minimum corporate income tax. Of course, ng domestic corporation sa RFC. By the way, no, baka bago ka lang sa channel natin, so I hope you will subscribe very soon para maging updated ka sa mga upcoming videos natin. Sa mga subscribers na, thank you very much for subscribing. Thank you sa mga pagpapaabot ng mga mensahe nyo. Of course, nakaka-inspire sa atin yon. So, thank you sa walang sawang suporta. Okay? So, sige, let's proceed with our topic. So, we are already done with the three types of income taxes. We have the capital gains tax. We have the final withholding taxes on passive income. And tapos na rin tayo sa regular corporate income tax. Okay? So, sabi natin last meeting, if the income is not subject to CGT, oh, yan na naman tayo, di ba? Not subject to FWT, it typically or basically subject yan sa ano, RCIT o kaya MCIT. So, ang tanong, kailan ba isa-subject sa MCIT? And that is our topic in this video. Kailan i-MCIT yan? But as you can see, the income na pag-uusapan natin ay regular income or ordinary income, kagaya ng business income mo. Or all other income or all income na nasa income statement or statement of profit or loss na hindi subject sa FWT on passive income, na hindi subject sa capital gains tax, at hindi naman exempt under the law. Okay. So, di ba sabi natin, pag RCIT, 30% yan. Pag MCIT, eh, 2%. Okay? So, na-discuss na natin yan sa mga previous videos natin. Okay? So, tapos na tayo dito, and the MCIT is 2%. So, I will provide a separate video on GIT later. Okay. So, sabi din natin last meeting, ang 30% RCIT, ang basis nito, net income. Ito naman, gross income. Okay? Applicable ang MCIT both to domestic corp as well as RFC. Hindi kasama ang NRFC sa MCIT na topic. Kasi hindi naman yun regular corporate income tax. Okay? So, let's proceed. So, ano ang magiging basis sa pag-compute ng MCIT? So, sabi natin, kung ano yung basis mo sa na ginagamit sa RCIT, yun din yung ano eh, yung MCIT eh, within and without din yan. Yun nga lang, sa RCIT, net income. Dito sa MCIT, gross income. Pero mas mababa ang rate, 2%. Okay? So, nahuli pala yung 2% ko no, sa PowerPoint. So, sorry ha. So, the rate will be 2%. Unless, of course, discuss ko to ha, sa last video natin, if the company is a special corp, hindi siya subject sa MCIT. Or if the company is under special tax regime, hindi siya MCIT. Or if the company is tax exempt, halimbawa UST, being a non-stock, non-profit, educational institution, huwag kang mag-MCIT doon. Unless, yung pinag-uusapan natin na income ay walang kinalaman sa kanyang pagiging UST. Unless, yung pinag-uusapan natin na income ni under special tax regime, kagaya ng mga PESA registered, BOI registered, eh yung income pala na walang kinalaman sa kanyang registered activity. Pag ganun, subject pa rin yun sa RCIT and at the same time, MCIT. Ulitin ko yun ha. Kung yan ay tax-exempt entity, pero patungkol ito sa income na wala namang kinalaman sa kanyang pagiging tax-exempt entity. O kaya yan ay entity na subject sa other special tax regime, kagaya ng PESA registered. Okay? E kaso, yung income na pinag-uusapan natin, walang kinalaman sa kanyang registered activity, a subject din yun sa MCIT. Parehong gross income ang basis niyan, mapa RFC or domestic corporation. So, pareho sila ha, na subject sa MCIT. DC and RFC. Okay. So, kailan, sir? Kailan ba mag-MCIT?
I initially discussed this last time. Okay? Sabi natin, on the fourth year of operation. So sabi ng RR 2-98 as amended under 12-2007, it provides that MCIT of 2% of the gross income as of the end of the taxable year, calendar man or fiscal, depending on the accounting period employed, is imposed upon any domestic corporation and RFC beginning on the fourth taxable year immediately following the taxable year in which such corporation commenced its business operations. So once naka-apat na taon na yan, required kang mag-compute ng MCIT at ikumpara mo sa RCIT. So, kailan ba mag-EMCIT? So, mag-EMCIT kapag kayong corporation ay zero ang taxable income or negative ang taxable income or whenever the amount of MCIT ay mas malaki sa RCIT. Kaya nga i-compare. Hence, MCIT is always computed and compared to RCIT starting on the fourth year of operation. The higher amount should be the tax due for the taxable year. Gross income, ha? So, how do we compute rules for determining the period when a corporation becomes subject to MCIT? Discuss natin to on the fourth year of operation. Okay, next. Relief. Ibig sabihin, may instances ba na huwag na tayong patawan ng MCIT? Limbawa, subject tayo sa MCIT, pero pwede bang huwag nang i-impose yung MCIT? Depende yan sa Secretary of Finance. Okay? So, halimbawa, dapat may valid causes. So, ito yon, losses on account of prolonged labor dispute, force majeure or acts of God, saka mga legitimate business reverses. So, ewan ko lang kung etong COVID-19 ay pwedeng i-consider na legitimate business reverses. Ah, pwede yun. Lalo kung, halimbawa, restaurant ka, di ka na talaga nakapag-operate. Ikaw ay common carrier, di ka na talaga nakapag-operate. So, kung yung company ay experiencing prolonged labor dispute, force majeure, legitimate business reverses, at mas malaki ang MCIT kumpara RCIT, exempt ka sa pagbabayad ng MCIT. Pero hindi automatic ito, ha? Hindi ito automatic kasi depende yan kay Secretary of Finance. Kaya kailangan mo mag-secure ng approval. Hindi yung ikaw magde-desisyon, ha, na exempt ka. How do we compute the gross income? Ang technique, parang gross profit sa financial accounting, di ba? Gross sales, less cost of sales. That's the gross profit. Revenue, less cost of direct services. That's the gross profit. Kaso, huwag mong kakalimutan itong underline and naka-italize. Ang sabi, this means that gross income will also include lahat ng items ng gross income na nasa 32, section 32A of the tax code, or items subject to normal or regular corporate tax. For purposes of MCIT, gross income means gross sales less returns, discounts, allowances, and cost of goods sold in case of sales of goods or gross receipts, sales returns, discounts, and allowances, and cost of services in case of sale of services. However, all income exempt from tax and income subject to final taxes are excluded in the determination of MCIT. Okay, so ito yung magiging formula nyo. Kung sale of goods, ito yung formula nyo. So pansinin mo. So usual, very usual to, di ba? Gross sales, less sales discount, returns, less cost of sales. That's your gross income. Kasi hindi pa naman net income yun dahil wala pang operating expenses. Kung may other income, subject to normal tax, i-add mo. Okay? Add mo yan. So ito yung magiging total ng gross income for MCIT purposes. Then multiply it by 2%. Paano naman, sir, kung sale of service? Okay, excuse me. O, di ganyan, gross receipts, less discounts, returns, less cost of direct services,
Add ulit ha, wag mong kakalimutan yung add other income ha. Add other income subject to normal or regular tax. 2% ang tax rate. Okay, may ginawa akong simpleng illustration. Okay, so let's proceed to the illustration. Okay, ng RCIT versus MCIT. So assume the following data on the fourth year of operation. Okay, pansinin mo to. May naka-red. Okay? So wag mong isama to kasi ito FWT. Wag mong isama to kasi capital gains tax. Kung RCIT, ito 'yon, ganyan mangyayari oh. 'Yan yung RCIT mo. Multiply mo ng 30%. That's RCIT. And then MCIT, itong dalawa lang 'yan. Okay, itong dalawa. Pagsamahin mo yung dalawa, multiply mo ng 2%. Compare the two. We get whichever is higher. Okay, so puntahan natin, no? So within and without siya, kasi nga siya ay domestic corporation. So Philippines and abroad yan. But parang nag-iba yung amount, sir? Eh, kasi may mga iniba lang ako ng mga amounts compared kanina. So ang lalabas lang na taxable income 5,000. So 1,500 ang RCIT. However, dahil naka-apat na taon na, required tayong mag-MCIT. So gross income, Philippines and abroad. So 1,675 yun times 2%. So this will be your answer kasi that is the higher amount. So I hope maliwanag si MCIT. Okay, next, tuloy natin. How much is the income tax due assuming the corporation is RFC ha? Palitan ko lang to ha, di ko lang napalitan. Assuming the corporation is RFC. As you can see, blanco yung abroad. Tandaan mo, ang RFC ay subject din sa MCIT yan. Pero blanco yung abroad kasi pag RCIT, taxable lang yan sa income niya sa Philippines. Okay, so mag-compute muna tayo ng RCIT. So the taxable income is 25,000. The RCIT rate is 30%. So the RCIT is 75. And then compare tayo sa MCIT. So ito lang yung gagamitin mo na MCIT. Kasi yun yung gross income. So 975 times 2%, 19,500. So yan din ulit yung taxable. Kaya yan yung tax due, income tax due. Magkano yung income tax due assuming the corporation is NRFC? So huwag kang gagamit ng MCIT dito kasi NRFC siya. Okay, Philippines lang din. At tandaan mo dahil NRFC siya, gross income ang is bawal. At, di ba sabi natin, pag corporation at ang topic ay NRFC, magkasama yung ano, ordinary income saka passive income. Passive income of 25,000. Interest income bank deposit. O di 30% yon. So total 1 million, 30%. Okay, illustration number 2. Last illustration tayo. Paano sir kung mas malaki yung MCIT? Kagaya nito, balikan natin yung illustration number 1. Tandaan mo to, dapat ang bayaran lang ni taxpayer 1,500. Ang binayaran tuloy 33,500. So may excess MCIT. So dahil may excess MCIT, sa next 3 years, yung excess ng MCIT, pwede niyang i-deduct sa income. So pwede nating bawiin yon for the next 3 years. At in case na, halimbawa, for the next 3 years, hindi tayo nakapag-claim kasi puro loss siya, mababali, wala na yung, ano, yung lagpas na ng 3 years. Okay, a domestic corporation which commenced its operations in 2014 at 2018 na ngayon, has the following data. Pansinin mo, loss siya ng 2019. Okay, tanong, magkano income tax payable sa 2018, 2019, 2020? 2018, mag-compute ng MCIT. 10 million times 2%. Or 10 less 9,500. So 500,000 times 30%. Compare mo yung dalawa. So magko-compare tayo. 2018 muna. Net income kasi is 500,000. So 30% nun ay 150. Pero yung MCIT mo magbe-base sa gross income, di ba? Ang gross income doon, 10 million.
times 2%, 200,000. Mas malaki ang MCIT. So, pipiliin mo ang MCIT. May excess MCIT ka na 50,000. So, pwede mong bawiin yan for the next 3 years. Okay, 2019 naman. Sa 2019, zero ang RCIT. Bakit? Kasi loss. Loss. MCIT, eh 12 million ngayon. Balikan natin yung problem. Ngayong 2019, ang gross income ay 12 million. Mamaya, 14 million. So, nag-add siya ng 2 million each. So, balikan natin na, sa 2019, zero ang RCIT sa 2019 kasi nga loss sa 2019. However, 2% ng 12M is 240. So, may excess MCIT ka ulit na 240. Paano yan, sir? Kanina may excess na 50. O, di 290 na. Pero hiwalay ito ha, kasi baka mamaya expired na yung isa. Kasi hanggang 3 years lang yan. Okay, next. Anong mangyayari pala dito, sir, sa 200,000 na loss? Sa 200,000 na loss, pwede mong ipasok sa 2020 na NOLCO. Net Operating Loss Carryover. Kung mag-qualify, di ba? Sa 2020, magkano ang income tax payable? So, 14 million yung nasa gross income. 14 million. Allowable deduction, so silipin lang natin ha, kung 12.8 yun. Okay, yung allowable deduction. Illustration number 2 ako. Okay, illustration number 2. So eto yun, deduct to ha, allowable deduction yun, deduct yun. So dahil 2020 tayo, 14 million less 12.8. 14 million less 12.8. So, balikan natin si 2020. Namamalakpak na siya. 14 million less 12.8. Oh. Plus, sabi natin, yung loss mo noong nakaraang taon, o oh, 3 years din to. So, loss dito, pwede mong gawing OPEX niya sa 2020 as NOLCO. And you can do that for the next 3 years. Provided, okay, mas malaki ang RCIT kaysa MCIT. The moment na mas malaki ang MCIT, bawal mag-carry over. Okay? Bawal mag-recognize ng NOLCO. So, balikan ko lang si 2020. So, ang gross income sa 2020 ay 14 million. Ang OPEX ay 12.8. May net operating loss last year na 200. Pasinin mo, positive pa rin naman. Although, i-compare natin mamaya kung anyway, so taxable income is 1 million. 1 million times 30% na RCIT. So the basic tax is 300,000. Okay? Oh, mag-compare tayo. MCIT 'yon, 14 million times 2%, 280. Kaso mas malaki yung 300. So ang pipiliin natin yung 300. So dahil 300, pwede ka nang mag-excess MCIT. Oh. Okay, magkano ba yung excess MCIT mo? Ang excess MCIT mo ha, ang excess MCIT ay 50 and 240 for a total of 290,000. So, balikan natin to. Yan. Pwede niyang i-absorb kasi 300,000 to eh. Ang total lang nung dalawa, yung galing sa 2018 na excess MCIT saka 2019, 290. Kaya may natira pang payable na 10,000. Dapat ha, para NOLCO yan, dapat higher ang RCIT over MCIT. No substantial change in the ownership of the business. O, ganun lang. Okay? So that's your RCIT and MCIT. If you want to solve more, please check our reviewer. Ang daming materials doon, ang daming quizzers. Okay? And then, you may also check us sa PRTC, pati sa tax online natin. So, thank you very much, ha!